Malung lang mo po yung sacrament of reconciliation. Pakipagkasundo. Pakipagkasundo. Pangumpisal. Sabagat sa ginagawa ng kasalanan ay inalis yung ating ugnayan sa Diyos. Kasi binabalik ng sakramento ng reconciliation. Kaya kung napakaganda yung sakramento ng reconciliation, bakit? Sabi nga, yung tema ng pagdalaw ni Pope Francis. Ano yung tema ng pagdalaw ni Pope Francis? Mercy and compassion. Yung mercy and compassion in the Catholic Church ay institutionalized. Sa anong nakikita makita yung naging institusyon, yung mercy and compassion on the sacrament of reconciliation. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Bakit sinabi natin institutionalize? Kasi maliwanag, no? Talagang nakatalaga na sa simbahan. Ikaw na ating mga kapatid na walang sakramento ng kumpisal, ang sabi sa kanila ay basta humingi ka na lang ng tawad dyan sa Diyos. So, ay ibig sabihin, wala silang institusyon. Pag sinabi yung institusyon, meron pa talagang pupuntahan. So, sa atin, meron talagang institusyon na masabi mo na, nais ko magbalik ang loob sa Diyos. Nais kong maalis ang aking mga kasalanan. Nais ko muling maibalik sa Diyos. Panatiling malinis sa kanyang harapan. Meron tayo the sacrament of reconciliation. Alam nyo, sa lahat ng sakramento, yung sakramento of reconciliation lang yung walang bayad. Sabi niya, mabayot lang. Hindi naman sa bayot ang tawag natin. No? May donasyon kayo. No? Kumpil. No? No. Misa. No? Magbibigay ng donasyon. Ang anointing of the sick. Depende na rin kung kasi may sacrament of reconciliation nito. No? Yung kasal. Ito, walang hinihingi sa akin niya, pero kakaunti na nang umpisal. Kaya, dapat kaya mag-regulasyon na rin para marami mong umpisal. Kaya, ano? Bahagi rin. No? Pero yan, no? Yung mercy of God. Ano ba ang kasalanan mo? No? Ilang beses ka man gumawa ng kasalanan, nandiyan yung kung sakramento ng umpisal. Hindi na ulaga na ikaw ay tinotolerate sa iyong pagiging makasalanan. Hindi, no? Pero, the church ay isang simbahan na palaging nag-aanyaya na ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Kaya po, nariyan yung daan ng kabanalan na kung saan ay maaari hindi lang natin ang bibigyan ng pagpapahalaga. Pero, naman po, ay makita natin yung simbahan na ito na kung saan ay, well, talagang simbahan na nagnanais na tayo ay maranasan natin yung dulot ng kabanalan ng Diyos. Ano ba? Sacrament of Eucharist. Banal na Eucharistia. Kaya po yung bahagi yun ng sentro. Itong dalawang ito hindi pwedeng maghiwalayin. Yan ay bahagi yun na kung saan ay palaging magkasama. The sacrament of reconciliation and the sacrament of the Holy Eucharist. Sapagat bahagi na kung saan ibinibigay sa atin ang pumitapag yung kanyang sariling katawan at dugo para magdulot sa atin ng kaligtasan. At isa rin po, may supposition na kung tatanggapin namin si Jesus, ay wala kang bahid ng kasalanan. Wala kang mortal sins. Bakit? Sabagat ang tinatanggap mo ay si Jesus. Kaya po, yung sakramento ng banal na Eucharistia ay ang sakramento na ikaw ay kaisa ng simbahan
mga banal. Simbahan ng mga banal. At simbahan ng mga magnanais na maging banal. Tunay na maging banal. Doon sa kanyang kalangitan, doon sa kaharian namin, nakabili ng aming amang nasa dami. So kaya po napakalaga po, yung bahagi ng papyrus na ito, na nakikita po namin sa banal na Eucharistia. Kasi bakit? Why it is a sacrament o isa sa itong mga sakramentong ito ang pagiging inuturing natin paging banal? Bakit? Because doon namin makikita yung higit na banal na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. We have to see Jesus. Kapag ang kapiling mo na ang Diyos, sabi nga natin ay ikaw ay itinuturing na banal. So, yung sabihin, huwag natin kalimutan na sa loob ng banal ng pagdiriwo ng Misa, when may receive the communion, ay itinatanggap natin yung tinatawag po natin tilamsik ng langit, ang experience of heaven. Bakit? Kasama ko si Jesus. Kasama ko si Jesus. Ngayon pong taon na ito ay bahagi rin o ng isang mas maliwanag ng pagkilos na itinadalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Yung pong taon na ito bilang Year of the Poor. Sa ating diocesan level, ito po itinalagang Year of sa diocesan level, Year of Down. So, kapag sinama mo, Year of Down. Siguro kasama na rin dyan. May lalong-lalong na with special interest for the poor. Sa Year of the Poor, may tema po, no? May nilagay. Ang nakalagay po doon ay look at Jesus. Tingnan mo si Jesus. Kapag po tayo ba ng pupukon niyo? Nakikita ba natin si Jesus? Nandun si Jesus? Sa banal na pupukon niyo? You have to see Jesus. Every time na matanggap ninyo ang pupukon niyo, ang tinatanggap po ninyo ay hindi lamang kapiraso tinapay. Hindi lamang kapirasong wafer. Pakakala ninyo ay isang kapiraso lamang na kente. Tinatanggap ninyo ay si Jesus. Pero yun pong ibig sabihin ng holiness. Well, ipapaliwalag pa ko sa inyo yan doon sa tema ng banal na Eucharistia. Pero yung punto po na nais natin bahagi dito, ay ito yung kamaralan na makapili mo ang Diyos. And baka ako kasi nakakaligtaan natin na sa banal na pagdiriwang ng Misa, nakakapili natin ang Diyos. Kaya nga kapag sinabi ng pari sa akin, katawan at dugo ni Kristo. Katawan ni Kristo, anong sagot ninyo? Anong pong sagot ninyo? Amen. Anong ibig sabihin ng salitang amen? So, be it. Sa Tagalog? Tagalog? Tapos sa amin, yung Tagalog ng amin lumalim ng mapas sa amin. Pero, yung amen, ano sa Tagalog? So, be it sa English. Tagalog? So, be it. So, hindi. Sinawa. Iba pang term ng sinawa. Medyo old na yung sinawa. Mangyari nawa. No? Mangyari nawa. So, yung sabihin, hindi na nga. No? Katawan at dugo ni Kristo. No? Mangyari nawa. So, diyan po natin nakikita yung tinatawag po natin kabanalan. No? Lalo-lalo na po sa dalawang sakramento na ito na pagpagkasundo at ng sakramento ng banal na Eucharistia. Sa Church of the Poor, kinakailangan din mo natin, we have to look at Jesus, lalong-lalong na ngayon, nakikita ba natin si Jesus, ang hamon na binibigay, nakikita ba natin si Jesus sa mga dukha. No? Pero yun po, yung holiness,
ay makita natin si Jesus. Na itong bahagi ng ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagmamahal sa lahat, makasalanan man at mga banal. Makasalanan man at banal. Kaya nga po, bahagi ng practice, alam nyo, one time, kahapon, nung Biyernes. Webes pala, Webes. Mayroon tanong sa akin, Father, paano baga yung kapatid natin na pag-iisan ay ibang sekta na maraming tanong sa ating pananampalataya. Pag-iisan ay ina-atake tayo. Sabi ko, ay anong gagawin daw? Sabi ko, ay tingin mo, ay pwede rin naman na maglabanan kayo, mag-atakihan kayo. Kaya sabi ko, yung uri ng simbahan natin na nagpapahayag ng kabanalan ay hindi mayabangan. No? Kasi yung later on, sabi na natin, kapag yung kausap ng ibang sekta, tantingin mo, ano ba ito? Nagahanap ng katotohanan? O nagahanap lamang ng makukonvert? No? So, kung magahanap lang ito ng makukonvert, ay mag-isip-isip ka, no? Ay masasayang na yung oras mo. O ito ba yung talagang tao na nagahanap lamang ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Nagahanap ba ito ng katotohanan? No? Then, siguro, may maging bagay. Pero sana, sa pamaraan na may kaakibat ng pagmamahal, hindi pa yung mahal. Kasi bakit? Kasi nga, maaaring manalo ka sa debate nila. No? Debate ninyong dalawa. Pagkatapos manalo ka sa debate ninyong dalawa, ano na yung masaya mo? Mas magaling ako, mas magaling yung pananampalataya ko sa iyo. Pero ano yung ini-impart mo? No? Na-impart mo ba yung pananampalataya natin? No? Na kung sa nila ang alaga para sa mga itinuturing natin na hindi katulad natin? O sinasabi mo na mas magaling ako sa iyo, bulong ka. No? Eh, hindi yung ganun yung ating pananampalataya. Hindi po yung holiness na hinaharap natin. No? Hindi po yung holiness na hinaharap natin. Ang sabihin natin na ang magaling ako, bulong ka. No? Hindi po yun. Kaya nga po, yan ay maliwanag na binigyan pansin ng tema ay binigay ng pagdalaw ng Santo Papa. Mercy and compassion. So, yan po yung uri ng kabanalan. Yung po ibang mga kapatid natin na nagdidebate in public. Meron mo tayo kasi mga grupo ng mga nagdidebate in public sa ibang sekta. Kaya po natusin po yung target naman nila, hindi yung kanilang kadebate. No? Yung target nila doon ay yung mga nakikinig at nanonood sa kanila na nagahanap ng katotohanan. No? Pero ganun po yung bahagi o pag-isa na kung saan ay pag-ingatan din natin. No? Kasi baka mamaya nang ipagtalo tayo sa kanya, no? Baka manalo tayo sa kanya naman sa reasoning, pero tayo naman ay lalo lamang nagiging katulad nila, no? Na nagiging mayabang, ay hindi po yan yung simbahan na nangis na ipaiwatig sa atin ang buong ni Kapag. No? So, ito yung simbahan na nangalaga para sa lahat. Kaya po kayo ay tumutulong ng nanangis ang Manilator sa Supporting Communion ay nangisin nyo na matulungan yung gawain ng pari. At the same time nyo naman, maging bahagi nyo na matulungan ninyo yung iba. Na kung saan ay maaaring naghahanap ng katotohanan. Lalo na yung mapalapit siya kay Jesus. So, yan po ay yun na kung saan ipinamamanig sa atin ang dalawang sakramento nito. Sacrament of Reconciliation and the Sacrament of the Holy Eucharist. No? So, bahagi ko, no? Na kapag kayo talanggap ng kumunyon, kausapin nyo si Jesus. No? Baka kasi nakikita nyo lamang ay yung kapirasong tinapay. No? Baka hindi nyo nakikita si Jesus. No? We have to look at Jesus. So, pangatlo, bahagi po ng isang pagkilos natin, ng isang pagkilos na nagnanamis natin
na makatuwag mo sa pangyaya na ibinibigay ng buong ni kapatid mo. Yung pagiging banal ay hindi mo kinakailangan ng extraordinary power. Hindi mo kinakailangan maging si Superman, no? Para ikaw ay maging banal. No? Ito po ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao, no? Sa lahat ng binyagan. Kaya po, bahagi po ng ating pagkilos, kung inyong mga lala, babalik po tayo sa sakramento ng binyag. Ito'y kalimitan din ang ibinibigay ko sa mga binibinyagan. So, na mga magulang, ninong at ninang ng mga binibinyagan. Kasi, bahagi po, no? Na kung saan ay tinatanggap natin sa binyag. Ano ba inaayos ang binyag? Kasalanan, mana, no? Kanino minana? Denominana sa mga ninuno kay Magela, Pinapulapo, ha? Kanino? Kay Ever, kay Adan. Bakit tayo ng mga roon? Bakit tayo ng mga ng kasalanan doon? Kay ilang limong taon na nakalipas? Baka yung ilang limong taon na nakalipas noon? Bakit tayo ng mga roon? Why we have to bear the sin of our forefathers. Ba natin kinakailangan daliin yung kasalanan ng ating mga unang mga magulang? Dahil sila ang unang tao at unang lumabag sa utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos noon sa kanila? Isa lang yung utos, ano, na binigay mo, huwag kayong kakain ng bunga, ng puno na nasa gitna ng hardin. No? So yun ang kanilang nilabang. Ano yung parusa na ibinigay sa tao?